Let's guys. So, kung first time ka, no? Kung nga pala, hayaan mo muna ako magpakilala ko nga pala ang inyong lingkod, ang inyong online criminologist. Andito po sa YouTube at your service. Now, ay pag-uusapan natin ngayon ang Silver Anniversary. Reclusion Temporal Penalty. What it is? Ano ba ang duration nito? O malay mo, no? Mayroon kayong relatives o kamag-anak na nasintensyahan ng reclusion temporal. Alamin nyo dito at pwede na palang mag-apply ng parole. So, ito na yung bidyong to ang kailangan nyo. So, sa mga penalty kasi guys, ay mayroon tayong tinatawag na penalty duration. May tinatawag yan na medium, what do you call this? Minimum, medium, and maximum. O tandaan natin na yung parole, ang nire-required niyang service ay one-third. So, minimum. Pag naka-minimum ka na at maganda ang performance ng isang PDL sa loob ng kulungan, so pwede na siyang mag-apply. Candidate siya mag-apply para sa approval ng parole. Okay, di ba? So, ano nga ba itong reclusion temporal? Sa mga nag-aaral at minsan tinatanong ito sa board exam. So, reclusion temporal. So, magkaiba po yung reclusion perpetua. No? Mas mababa itong konti. Ito yung kasunod ng lower than 2 per reclusion perpetua. Kasi yung reclusion perpetua, alam naman natin na 20 years to 40 years. So itong kasunod ay reclusion temporal, isa din itong capital offense, no? Capital penalties. So, ang reclusion temporal, kapatid, mga kapatid, no? Ay mayroong duration na minimum niya ay 12 years and 1 day to 16 years. O, tandaan natin na 12 years and 1 day to 16 years. 1-6. Okay? So, ang medium niya ay siyempre pataas. 16 years and 1 day to 20 years. Grabe pala no, ang medium nito. At ang maximum niya naman ay reclusion perpetua. O ibig sabihin, 20 years to 40 years. So, 20 years and 1 day to 40 years. Okay, may kwento niyang kapatid sa parusang ganyan eh. Narinig niyo ba yung kwento ni Mang Ambo? Si Mang Ambo ngayon, kayong asawa niya, nung magkakilala sila, si Mang Ambo ay nasa medyo ahead sa medyo matanda na kaunti versus doon sa kanyang napangasawa ngayon. Sabi na natin, si Aling Puring, no? That time na nagkakilala sila, ay underage pa si ang asawa niya ni Mang Ambo. Oh. So, pag sinabing underage sa batas, guys, so below 18 years old yan. Yan ang sa Pilipinas, ha? Below 18 years old. So ngayon, si Mang Ambo saka yung girlfriend niya that time, nahuli ng tatay ng babae. So siyempre, underage. So may kaso, no? Ngayon, pinapili ngayon si Mang Ambo. O, Ambo, ano ang gusto mo? Kulong o kasal? So, si Mang Ambo, nasa takot niya, walang alam sa batas, nanginginig kaysa itakin siya ng tatay ng girlfriend niya. So, kahit natakot siya at hindi niya alam ang gagawin, na isagot niya ngayon ay kasal. O, di kinasal sila ngayon. Diba? Last yung magawa, kinasal sila. Kaysa makulong siya ngayon. Ngayon, so, lumipas ang 25 years. So,
Ang tawag dyan sa 25 years na marriage ay silver anniversary. O, di ba guys? So, silver anniversary is 25 years. Ni-research ko yun sa Google, ha? Sigurado akong tama yan. Di ba? Ngayon, si Amang Ambo, eh, medyo may edad na nagja-jogging ngayon. Ang kanda ng umaga niya, si Amang Ambo, ang saya niya. So, kasi nasa subdivision siya nakatira eh. Pa-jogging-jogging lang si Mang Ambo. Medyo may edad na eh. Yung asawa niya, medyo bata-bata pa. Ngayon, pag-uwi ni Mang Ambo, sinalubong siya ngayon ng asawa niya at pinate. Ambo, happy silver anniversary. Nalungkot ngayon bigla si Mang Ambo. Oh, bakit ka naman Ambo malungkot? Diba dapat masaya ka kasi silver anniversary natin ngayon. Ang sabi ni Mang Ambo, naaalala mo pa ba noong nahuli tayo ng tatay mo at pinapili ako kung kulong o kasal? Kung kulong sana ang pinili ko, malaya na sana ako ngayon. Biruin mo yan, nakakulong pala si Ambo. O, di ba? So, anong lesson learned dito sa atin? Mga, hindi naman tayo magagaling sa batas, no? Ako rin, weak din sa batas, eh. So, tandaan natin, mga kapatid, no? Kapag nagkaroon ng kaso, ang sinasabi lagi ng mga abogado, bago gumawa ng action, magkonsulta muna sa inyong mapagkakatiwalaang abogado. Okay? Ayan po ang lesson learned sa kwento ni Mang Ambo. Laging sinasabi yan ng mga abogado, no? Bago gumawa ng action, magkonsulta muna sa akin. Magkonsulta muna sa inyong abogado. O magkonsulta muna sa inyong PAW. Para malaman nyo ang effect ng penalty kung ano man ang inyong gagawin. Yan po. Kaya sinasabi lagi nila na magkonsulta muna para maipaliwanag sa inyo ang consequence. May mga advantage o disadvantage yan kapag ikaw ay gumawa ng action, lalong-lalo na kapag sa batas. Okay? So, yan ang lesson learned sa kwento ni Mang Ambo. At siyempre, ulitin ko, reclusion temporal. So, maraming salamat, no? At kung gusto mo again ng mga ganitong content, legal, basic law, ako ang online yung criminologist. Mag-joint lamang po kayo sa ating channel at para makuha nyo yung access ko. At ma-assist ko kayo through tawag or video call. Hindi po sapat ang chat lang. Sa kaso po ay maraming scenario, maraming tinitingnan para ma-establish yung kaso. So, again, thank you for watching.